Good morning mga kapaps. Nandito tayo ngayon para sa isang tutorial. So, kayo ba'y member na ng PhilHealth? Kayo ba'y nakaregister na sa online? Ngayon, ituturo natin ngayon kung sino pa yung mga hindi naka-register online para pwede nyo na makita yung mga contribution updated na kung kayo ba'y nagbabayad self-contribution or meron kayong company na nagbabayad kayo ng PhilHealth. Ngayon, malalaman ninyo kung paano mag online activate and mag-register. Kaya kayo, don't forget, before natin start, huwag niyo kalimutan na i-click ang notification bell and like, subscribe also my channel. Okay? Okay, sa pag-apply po ng paggamit po ng inyong PhilHealth, unang-una kailangan niyo po yung CSF form at saka po yung CS form. Yung claim, claim signature form para po sa empleyado and kung siya po ang kung siya po yung patient na i-admit sa hospital. And ang CS form naman po ay yung kayo, kung meron po kayong mga dependent na gagamit po ng inyong PhilHealth. Okay, ito po ay nasa taas yung CSF and CS form. CS form. Okay. Start po tayo ngayon. Kung meron po kayong mga email account, maaaring pong gamitin para po makapag kayo po yung merong mga PhilHealth account. Alam niyo yung mga number ninyo. Yun po lang yung gagamitin para sa pag-activate ng online account ninyo. Online pag-register online ng inyong mga PhilHealth. Kaya start po tayo ngayon at makikita po ninyo ang ating tutorial. Bago ang lahat, intro muna. Okay, start po tayo. Simulan natin by searching po yung ating PhilHealth website. Nakikita po natin yung ating dashboard ngayon. Type lang po natin yung ating website sa ating browser by searching PhilHealth website www.philhealth.gov.ph. Then, after nyo pong mag-search, click lang po natin yung website nila. Okay, hintayin po natin. And then, after nyo click the website, lalabas po yung kanyang dashboard, yung PhilHealth dashboard. Then, pakita nyo po yung about us. Then, puntahan po natin yung online services. Then, sa online services, makita po natin yung ating mga membership. Yung inquiry, yung group, electronic group, and electronic registration. Punta po tayo sa members portal to register your account. Click lang po natin yung members portal. Then lalabas po yung ating login page ng PhilHealth. Kung wala pa kayong account, just create an account. Go to the create account, then lagay lang po natin yung ating mga basic information like yung nandiyan sa mga field natin na dapat ninyong pilapan, yung PhilHealth identification number, yung last name ninyo, first name, date of birth, senior sex and email address. Then sa bandang ibaba, makita natin yung ating mobile number. Kailangan po yung mobile number po natin para in case na pwede tayong i-text or pwede tayong tawagan.
Yun sa login information, makikita po natin yung mga password requirement, yung maximum of 8 characters, maximum of 32 characters. Siyempre, composed of numbers also, and composed also with upper and lower case. Pwede rin po natin silang lagyan ng mga special characters. Okay, after ma-complete po nitong ano natin, data information, click lang po natin yung ating captcha dito, yung number dito sa baba. Enter lang po natin. Then, click create account. Okay. After mag-create ka, click yung create account, ito na po yung member portal account creation natin to activate your account. Then yung after ma-activate your account, papadala sa inyo yung inyong activation. Go to your email to check kung meron na pong email si PhilHealth. Ayan, meron po, user creation successful. Click po natin para ma-verify. Then, click lang po natin yung to activate your account. Ayan po, makita po natin yung ano niya, compose ng email niya. Click here to activate your account. Then, after nyo i-click yung account, dadaling kayo sa activation window. Account successfully activated. Then, balik kayo sa PhilHealth login. You can log in now your PhilHealth number and then your password. After ma-enter po yung password, you can enter now your captcha number too. Kung ano po yung lalabas na captcha number po na sa screen ninyo, then click login. Okay. After mag-click login, makikita niyo po yung inyong member information in dashboard, yung kanyang data field. Then yung employer's information, nandyan din po, and then yung mga list of dependents. Sa bandang left side, makikita niyo rin po yung premium contribution niyo. Pwede niyo po siyang i-query kung gano'n na po kadami yun ang inyong nahulog based doon sa mga inulog ng inyong company or yung kung nagde-deposit kayo ng contribution ninyo. Scroll lang po ninyo, then makikita nyo po yung dami po ng inyong mga deposit contribution. Then pwede nyo i-query per month or gusto nyo mag-range. Try lang po natin January to January, it means January lang po yung gusto natin makita on the year up to 2021. Then search nyo lang, then ang lalabas lang po dito na data is yung January contribution nyo lang. Kung gusto nyo po January to March, gusto nyo makita yung 3 months, makita nyo po yung inyong 3 months members contribution payment history. Sana nasundan nyo yung ating tutorial about this PhilHealth contribution. Then comment down below if you know kayo mga comment, and don't forget to like, share, or subscribe my channel. And abangan nyo po yung ating mga iba pang tutorial. And thank you so much. See you on my next tutorial. This is Papa Leo. Thank you po.